Sabi mo sa amin, Mary Jane, mas mahal mo si Oyo. Isa pa ang katanungan. Kanino? Kaninong anak yung bunso nyo? Oyo. Ayun! Matagal na yun. Oyo ng... Tulay mo sa amin, ha? Oo, patunayan yung magkano kayo ng ano. Tulay mo sa amin, Skadian. Walang katatuan sila sa amin mo. Doon yung anak niya. Magawa kayo ng salita. Paano mo nasabing si Oyo nga ang ama ng bata? Wala ka. Eh, nagkarasyon kami dito. Hindi alam ni Ibali. Nabuntisan ako to. Diretsahang tanong. Nagsasabu ka ba, ate? Oo, oh, inaamin ko. Nagsasabu kami. Nagsasabu kayo. Nino? Sino ang kasama mong nagsasabu? Ha? Bakit ka nagtuturo dyan? Bakit ka nagda-drugs, Mary Jane? Latinig mahalaga sa'yo mga anak mo, sabi mo, hindi ba? Bakit ka nagda-drugs? Ano namin ko, hirap ng buhay namin. Hindi ako nagda-drugs, magtitinda ako. Yan ang hanap buhay ko. Hindi ka gumagamit pero nagtutula ka? Oh, yan ang hanap buhay ko para mapapalaman ko mga anak ko. Ay, hindi nga tayo magkakaintindihan dito bilang para sa'yo, Mary Jane, tama lang tong ginawa mo, okay lang. Ganun ba? Ginagawa ko lang kasi yung hirap ng palaon, yung hirap ng buhay namin. Sandali lang, balikan natin yung sinasabi mo kanina na ang ama ng bunsong anak ninyo ay si Oyo. Bakit mo nasabing si Kuya Oyo ang ama nun? Kasi kami nagbuntisan nga ako yung bagong ano yung... Pero nagsasama pa rin kayo ni Bale no, nung nabuntis ka ni Oyo? Oo nga, hindi kami nag-ano. Hindi kayo nagsisiping ni Bale? Ate Ami, gumagawa ko lang po lang yung ano yan, salita. Kasi bulong ko yan, asawa ko, parin sila. Gumagawa lang po ng salita niya para... Hindi po ba kayo nagsisiping nung panahon na yon na sinasabi niya? Nagsisiping po. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Banda huli na lang. Magsinungaling. Talaga to. Hindi. Nahihiya ka lang kaya nagsisinungaling ka eh. Ako po, nagsabi po ng kakatotohanan, Ate Ami. Ako po, paniwala niyo po. Para lang maliwanagan po tayo, gusto ko lamang tanungin si Dr. Camille para maipaliwanag ng isang eksperto. Doc, bakit po ba nangyayari ng isang asawa sa sitwasyon ni Ate Mary Jane nagkakaroon o parang nababaling yung kanyang pagmamahal sa isang taong kasama niya sa bahay kapag ka ang karelasyon niya o yung asawa niya ay wala at nagtatrabaho? Masasabi na ba yun na hindi mapagkalinga kasi si Kuya Val, kaya naghanap si Mary Jane at nakita niya yun kay Oyo? May mga pagkakataon kasi amin na kumisan ang mga babae pag nasabihin na natin na talagang napalayo ang kanilang mga mister. Eh, nagkaroon kasi ng bondage yung dalawa, no? So, pag nagkaroon ng dependence yung babae o yung lalaki, ang tendency, mapaghanap. Hindi talaga naaalis na yung mga pagkakataon na yung paghahanap na yon, maaring mabaling yon yung tinatawag nating projection sa ibang tao or kumisan mas gugustuhin nila sa mga kaanak. So maaring, kaya kumisan nagugulat kayo yung mga bawal na pag-ibig, hindi talaga sa ibang lalaki lang or sa ibang babae, kundi sa pinsan, sa pamangkin. Kaya nakakagulat man, pero nagiging totoo to na talagang yung nahahanap nila, na sa tingin nila, yung namomode na halos kaparehas ng kanilang asawa. Pero yung ugali na nadadagdagan na sa tingin nila, may ugaling mas kaakit-akit para sa kanila. Doon naman po sa sitwasyon ni Kuya Oyo na parang ang lumalabas kasi, eh parang wala siyang utang na loob na matapos ibigay ang kamay ni Kuya Val, ibinigay na pati braso, buong katawan, tinulungan siya.
inaruga siya ni nanay. Mm-mm. At halos parang magkapatid na. Pero walang naramdaman si Kuya Oyo na may mga, guilt. May mga pagkakataon na ang isang tao at the age of 16, tandaan nyo, ang ating personalidad bilang isang yung regular na, ano, na human being na tinatawag, ang personality natin ay nabubuo pagdating ng 16 years old hanggang 18 years old. Ngayon, yung mga pagkakataon na yon, maaring doon naka-experience ng hindi kagandahang mga pangyayari or kaya naka-experience siya na talagang parang naabuso siya or nagkaroon ng rejection na talagang inihihiwalay siya na halos ang trato sa kanya, may pagmamaltratong nangyari. Nagiging matigas sila, wala po silang nagiging konsensya. Kahit po meron nang gawang sa kanilang masama, kahit sila po ay gumawa ng masama, hindi po sila nababagabag ng kanilang konsensya dahil nagiging nabuo ang kanilang pagkatao na dahil nayuyurakan sila before o nagkakaroon ng rejection. So, ganun po ang pananaw nila palagi sa ibang tao na kung ano'y makuha ko, hindi ako nababahala kahit magalit kayo sa akin. Hindi ho kaya, Dr. Camille, yung nangyari kay Kuya Oyo na kaya niya ginawa yon na kumbaga magkaroon sila ng relasyon ni Mary Jane, bilang parang lumalabas naghiganti siya kay Kuya Val dahil sa hindi magandang pinakitang pakikitungo sa kanya? Unconsciously, maaring ganun yung mga pangyayari, pero hindi niya sinasadya yun eh, dahil kasi natuon niya na, hindi, ganito ang gusto ko. Ganito ang naka-structure talaga. Ngayon, kung nataon man siguro na ibang tao rin yon, maaring gawin din niya yon sa ibang tao, pero mas magiging drastic. At saka, maaring ulit-ulitin niya yung behavior na ganun sa ibang mga babae, pero hindi siya magkakaroon ng guilt feelings about it. Yun naman pong nararamdaman ni Kuya Bale na matapos niya siyempreng malaman na merong relasyon si Oyo at si Mary Jane, meron siya siyempreng pinagdadaanan na depresyon, doktora. May mga tao na tinatawag na mahina ang naturalesa. So kung mahina ang naturalesa mo, tapos nagde-drugs ka pa, tapos na umabot ka sa puntong dati kang nagmamariwana, dati kang nagsyashabu, ang tendency, nagkakaroon tayo ng tinatawag na organic disorder. Ito ay medyo naapektuhan hindi ang pag-iisip ko, hindi mismo ang utak. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Siguro po sa puntong ito, mas mabuti pang tawagin na natin ang ating trio tagapayo para makausap sila at mabigyan ng counseling at malaman natin kung saan ba papunta ang kwento ng buhay nila. Marami po kaming dapat malaman at marami kaming dapat ayusin. Malalaman po natin sabay-sabay yan sa pagbalik po ng Face to Face. Sana ho, kahit papaano ay maliwanagan po kayo kung ano ho dapat talaga ang gawin nyo. Kung gusto nyo pong buuin ang inyong pamilya, isang alang-alang niyo po ang inyong mga anak. Mag-tricycle kayong muli, maglabada, magkatulong. Ang dami-dami pong pwedeng gawin, hindi po ang pagbebenta ng drugs. Amy Perez would like to thank Dr. Steve Mark Gunn, Philip Stein, Bello Medical Group, Hans Mortel,